Ang upcoming 41st anniversary ng Ang Dating Daan ay magpapaalala ng walang silbi ang bagong pumalit na leader na si Daniel Razon. Ano pa ba ang aasahan sa taong ito? Ito lang ang nakita kong mga ngaral na hindi nangangaral upang gumawa ng mga alagad. Yung patay pa rin ang kanilang ini-exploit para mangaral na maraming naiwang na mga mali-maling turo na hindi na niya naituwid pa. Nandoon pa rin sa social media ang mga videos ng mga dating sagot ni Eli Soriano na pinagbabago na niya bago pa siya namatay. Pero ang bagong leader na si Daniel Razon ay nasa kanya ang kapangyarihan na ituwid ang mga mali-mali ni Eli Soriano. Kaso nga, walang balls ang bagong leader ng Ang Dating Daan. Panoorin natin ang mga nasabi ni Willie Santiago sa samahang Ang Dating Daan mula kay Daniel Razon hanggang sa mga ministro na lahat sila ay mga asong hindi makatahol at ang pinatatahol pa rin nila ay yung patay na aso. Panoorin natin si Willie Santiago. Sa ating programa, welcome po natin. Bine-welcome po natin ang katanungan ng ating mga taga-subaybay. Pwede po kayong mag-record ng inyong mga katanungan, pwede rin po naman kayo mag-message, magpadala ng inyong mga tanong. Dito po sa ating Facebook page na ito, ang Mabuting Daan Bible Program. Ngayon, meron pong request sa atin ang ating mga kaibigan. Ihabol ko lang daw sa programa kung may oras pa. Brother Willie, magse-celebrate po ng 41st anniversary sa darating na November 28 daw ang programa ni Brother Eli. 41 years na raw po itong programa sa nag-umpisa po sa telebisyon. At meron nga pong sinend sa akin na video clip kung saan yung mga ministro, sila Danny, sila Jocelyn, nakita ko na meron silang mga sinasabing mga magaganda, mga papuri kay Brother Eli. Na sabi ni Brother Danny, kung may love at first sight, hindi kang nangyari sa akin, love at first here, yun daw ang kay Brad Danny. Ngayon, si Brad Josie naman, I'm honored dahil eyewitness ako na siya raw personal niyang nasaksihan ang pangangaral na ginawa ni Brother Eli sa loob ng 41 years. Tapos meron pang video na si Brad Eli nasa Pampanga, mga nakikinig, mga kapampangan, na pag si Brad Eli ang nagsasalita, ang mga tao ay atentibong nakikinig. Ayun. At mayroon pang nagsalita doon na yun daw question and answer ni Brad Eli, one of a kind. Sabi ko, one of a kind pala yun. Yung pala talaga ang gusto ng mga tao. Ba't ayaw nung pumalit? Bakit noong wala na si Brad Eli, yung ka-frequency, ayaw magpatanong. ang gagawin po nila para sa celebration na yan, magbabalik tanaw. Magbabalik sa nakaraan. At ito nga po ang aking napansin lang. Sila, ang hiling nila sabihin, to God be the glory. To God all the glory. Hello? Hindi ba pansinin po ninyo sa kanilang television? Laging to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Pero pagka po makikinig ka na sa mga sinasabi, kanginang glory ba pinag-uusapan? Glory ba ng Diyos o glory ni Brother Eli? Hello? Yung mga nasa YouTube, nasa Facebook, pwede po ba akong makahingi sa inyo ng sagot? Bukang bibig ng mga fanatics, to God be the glory. To God all the glory. Pero manood ka't makinig. Diyan sa mga sinasabi, lalo po yan, celebration nila sa 28. What do we expect? YouTube 42, Facebook 50. Ano ang inaasahan natin?
Sino bida? Ah, sino bida? Si Brother Eli ba o si Jesus Christ? Ano po ang inyo pong sagot diyan? Ah, naghihintay po ako sa inyong sagot. Eh kasi diyan pa lang sa video clip, nagpatikim na sila eh. Ah, nagpatikim na sila. Puro si Brad Eli ang bukang bibig. Ah, si Brad Eli ang kanilang ibinibida. Ano ibig sabihin? Ay, ihandaan niyo na po ang inyong sarili. Ah, diyan sa kanilang selebrasyon. Ah, balita ko magbe-birthday itong bagong leader, ha? Ah, mukhang sinabay niya para magkaroon ng ano yung birthday niya. Siyempre, alam niyo naman hanggang ngayon ay kailangan pa rin si Brad Eli ang kanyang kapital. Ah, ang kanyang puhunan, ha? Ah, kaya yung selebrasyon na yan ay tinapat niya, ha? Ah, ako po dahil inihingan ng komento ng ating mga kaibigan, ako, ang nakikita ko dyan, pagsasayang ng oras. Waste of time, waste of money. Bakit? Patay na si Brad Eli eh. Patay na yung tao. Nun ngang si Pumanaw nung Pebrero ni hindi nyo nga binigyan ng tribute. Hello? Ha? Wala nga lamay, walang burol. Pati nga yung paglilibing inilihim din sa mga miyembro. Tama po ba? Hello? Ha? Nung nakaraang Pebrero, dapat doon nyo ginawa yan. Dapat doon kayo nagbigay malang ng kay Brad Eli para na rin sa mga miyembro. Ngayon se-celebrate daw yung programa, 41 years na. Doon pa lang sa video, puro Brad Eli ang kanilang mga sinasabi doon, ha? Ang kanilang pinupuri doon. Sabi ko, talagang pagka ang isang samahan, nabibilang sa pagiging kulto. Ha? Ganun po kasi sa isang kulto mayroong itinataas na tao. Pagka ang isang grupo ng relihiyon na isang kulto at panatiko yung mga miyembro, tao po ang itinataas. Ha? Tao po ang itinataas. Alam po ninyo ako, nitong mga nakaraan, dinalo po ako ng mga mga dating inakay noong Menong Hison, yung yung Menong Hison po na tiniwalag ni Nicolas Perez na dinibati rin ni Brad Eli. Patay na po yung Menong Hison. Ngayon, yung mga miyembro at mga manggagawa noong iglesia na pinamunuan ni Menong Hison, nakarating po sa akin. Diyan po sa may San Rafael. Ilang beses ko pong nakaharap. Kasi nabalitaan nila, wala na ako sa grupo ni Brad Eli. Di sila po ay nagpunta sa akin at nakipagkumustahan. Alam niyo po ba kung ilang beses po kaming nagharap noong mga manggagawa, mga miyembro sa grupo ni Menong Hison? Siguro po kung mga 5 beses lang nagkaharap kami. At pagka kami nag-usap, talagang mahabang oras po ang ginugugol namin. Alam niyo po ba ang kwentuhan puro kay Menong Hison? Hello? Yun ang napansin ko ang bida si Menong Hison. Yung Nicolas Perez, hindi na ho nila masyadong kinikwento. Basta sila, ang kapatid na Menong Hison, ganire, kapatid na Menong Hison, ganyan. Nung bandang huli, sabi ko na lang po doon sa nagpupunta sa akin, kapatid na Ray, tayo ho ba, wala nang ibang pag-uusapan dito, kundi si Menong Hison na lang. Wala ho ba tayong pag-uusapan tungkol kay Jesus Christ. Hello? Ha? Yun po ang pansin ko. Pagka po ang samahan
Nahahanay po sa kulto. Hindi sila interesado masyado kay Jesus Christ eh. Interesado sila pag-usapan yung kanilang ano, pundador, yung nagtayo ng kanilang iglesia, yung ng kanilang grupo. Yun ang bukang bibig nila, yun ang bida sa kanila. O gayon din naman po, yung mga yan naman po sa haligit suhay. Ha? Yung mga manggagawa, miyembro ng haligit suhay, yun namang iglesyang pinangasiwaan ng Nicolas Perez, nakaharap ko na rin. Ganun din, mas madalas pa nilang banggitin ang pangalang Nicolas Perez kesa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pansin ko lang po yan. Mahilig silang balikan yung nakaraang panahon, yung 19 kopong-kopong. Sabi ng tati ko, 19 kopong-kopong. Eh, ganyan din po ang direksyon nitong naiwang grupo ni Brother Eli. Sila po, hanggang ngayon, ano, eh, ilang buwan na po. Magsasampung buwan na si Brother Eli. Mag-iisang taon siya sa February. Pero, akita niyo po kung ano ginagawa noong mga naiwan ni Brother Eli. Siya pa rin po ang ano, ang pinopromote. Walang Bible exposition nangyayari, naista pang Bible exposition. Ang ginagawa na lang mass indoctrination na mga videos ni Brad Ely ang ginagamit sa pagdodoktrina. Ha? Tapos yung programa sa radio television yung mga dati pa ring videos ni Brad Ely ang ginagamit. Meron silang pagkakatipon, yung Huddle, videos pa rin ni Brad Ely ang pineplay po doon. Sabi nga ho nung mga nag-iisip-isip, Brother Willie, itong aming grupo ngayon, para kaming fans club na lang ngayon eh. Di ba ikaw, may fans club si Elvis Presley, may fans club si Michael Jackson. Parang ganun ikaw lang nangyayari sa amin ngayon, Brad Willie. yung namatay na idol ni yung namatay na iniidolo ba si Elvis Presley, namatay na ang iniidolo si Michael Jackson, nabubuhay na lang ang mga fans sa alaala noong mga yumao. Ganun ka ang nangyayari sa amin, Brad Willie, napapasin namin. Kami ay nabubuhay na lang sa mga alaala ni Brother Eli. kasi nga, ang nangyari kasi, nasalig sa tao ang mga miyembro. Si Jesus Christ, ang bilin niya, Mateo 28:19, babasahin ko po . Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bilin po sa mga alagad, gagawa sila ng mga alagad, kapwa nila alagad. Mga alagad ni Jesus Christ. Tama po ba? Tama po ba? Yan ang purpose, kaya merong tinatawag na Great Commission. Ang mga alagad ni Jesus Christ, sinugo niya para gumawa din ng mga kapwa alagad nila. Gagawing mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Ang nangyari po dito yung mga pinangaralan ni Brad Eli, yung mga inakay ni Brad Eli, mga naging alagad ni Brad Eli. Mga naging tagasunod ni Brad Eli. Mga naging panatiko kay Brad Eli. Yan ang masaklap. Yan ang malungkot na ano diyan, pangyayari diyan. Kaya sila naging fanatics kay Brother Eli. Kaya nga yung mga miyembro, pag halimbawa nanonood sa aking programa, nababanggit ko si Brother Eli, ay wala na silang interest makinig, galit agad yung mga yun. Kahit totoo, kahit tama sinasabi ko, kasi nabanggit ko ni pangalan ni Brother Eli, ano na sila noon? Bunot na mga tabak noon, bunot na espada ng mga yun.
hindi na maganda ang pakiramdam. Yung sinasabi ng iba na dapat daw si Brad Eli na mayapa, na dapat daw wag ko nang babanggitin. Paano mangyayari wag kong babanggitin si Brad Eli? Siya yung nakikita ko pa rin ginagamit nung pumalit sa kanya para ang mga tao po'y iligaw, para ang mga tao'y maturuan ng mali. Nandyan po yung mga video si Brad Eli, patuloy pa rin piniplay sa television, sa radyo, yung ginagamit sa doktrina. Mali po yung mga nandoon sa video, sa doktrina. Yung ituro ni Brad Eli na yung halal, bawal kainin yung mga may tatak na halal. Mali pong turo iyon. O tapos nga, ayaw din lang si Brad Eli nababanggi, pero sila naman noong buhay si Brad Eli, yung mga yung boses ng Ka Felix Manalo, ginagamit niya. Boses ng Ka Erdi Manalo, ginagamit niya kahit walang pahintulot. Hello? Umabayad pa si Brad Eli para mabigyan siya ng ganong mga voice clip ni Ka Eranyo Manalo. Yan ang problema dyan eh. Sila, gumagawa sila ng mga ganyan, ha? Wala silang hinihinging permiso doon sa mga ibang iglesia. Ipe-play nila yung video, yung audio, kahit wala po silang pahintulot. E tapos sa akin naman, sarili kong video, inaangkin. Sila raw ang may-ari. Copyright daw. Hello? Yan ang sinasabi natin na kahit ako po, sa kalooban ko, ayoko na talagang mabanggit pa sana si Brother Eli dahil na mayapa na siya. Pero hindi ho ganun ang ginawa noong pumalit eh. Yung bagong leader na nung umpisa pinromote masyado ng mga MIC na ka-frequency ni Brad Eli, kasynchronized daw ni Brad Eli ang isip, kadugtong ang isip, kahit hindi nag-uusap, alam yung paliwanag doon sa talata. Nung kailangan na po magpatunay, nangayaw naman agad, di hindi sumubok. Kung meron na pong magsasampung buwan na walang Bible exposition, kaya yung mga nasa Brazil, yung mga Brazilian, ang marami ho doon nagpigilan na, huminto na, kasi nga, wala nang pangangaral sa Brazil. Hindi kagaya nung buhay si Brad Eli, kahit may sakit, kahit pagod ang katawan, niraraos yung Bible exposition. Ito namang pumalit puro pahinga ang alam. Puro pahinga. Nung buhay si Brad Eli, puro pasyal, puro pasarap sa buhay. Naging abala sa paggawa ng pelikula. Hindi ho tinulungan si Brad Eli. Hindi niya sinamahang mangaral. Ayan, nakaiwanan ni Brad Eli. Ni hindi marunong gumawa ng paksa. Ni marunong magbalangkas ng teksto. Tapos ngayon din, tagapangasiwang pangkalahatan ninyo. Ano na nangyari dyan? Kaya nga, ayaw niyang magpapatanong. Ayaw niyang siya tatanungin ng mga miyembro. Ayaw din niyang tatanungin siya ng mga tao. Kaya walang Bible exposition. Kaya yung sinabi nung siya, one of a kind, yung question and answer ni Brother Eli. lalo nyo lang ibinabaon ng inyong sarili. Lalo lang kayong lumilitaw na kahiyahiya. Lalo nyo lang, kung may bala kayong parangalan si Brad Eli, huwag nyo nang ituloy kasi lalo lang nakakahiya. Lalo lang lalabas na si Brad Eli hindi matino, hindi maayos na tagapagturo. Bakit? Kasi kung ikaw ay matino, maayos kang tagapagturo, dapat meron kang na-develop
na estudyante mo. Hello? Tama po ba? Ha? May kausap po ba si Brother Willie? Ha? Kung sabihin eh, kung ilang libo yung manggagawa na tinuruan ni Brad Eli na yan, kung ilan yung kanyang mga ministro, may walang natuto kahit isa. Ha? Walang natuto kahit sino dyan sa mga kasama na yan. Kasi kung may natuto sa mga yan, dapat kaya nilang ituloy yung mga naiwan ni Brad Eli na legacy. Ang legacy ni Brad Eli, hindi yung magpakain ng hot silog, hindi yung magpakain ng taho. Ha? Nung misa rin, namakayaw ng taho. Hindi naman yun ang legacy ni Brad Eli, yung magpaalmusal ng hot silog, magpaalmusal ng taho. Si Brad Eli po, nagmarka siya sa mga tao. Anong marka? Yung nga siya nagpapatanong, kaya nga nagkaroon ng programang itanong mo kay Soriano, yung nakikipagdebate. Akala ko pa itutuloy niyo yung legacy. Eh bakit ang inyong ginagawa, hindi naman yung talagang mga ginawa ni Brad Eli nung araw? Kasi nga, yung inyong bagong leader, nag-iisip na lang ng taktika, kung papaanong yung mga miyembro, mapapalabas niya yung pera. Kasi hindi na po pwedeng idahilan yung mga kapatid, suportahan po natin ang ating broadcast, ang ating pangangaral, 24/7 po, gumagastos po tayo sa mga satellite. Anong araw eh, ganun si Brad Eli eh. Lagi nga sinasabi niya, tuloy-tuloy po ang ating mga broadcast, ang ating pangangaral. Eh ngayon po wala na pong mga pangangaral. Puro mga videos na lang, mga replays na lang, recorded. Meron man pong sinasabing ka-frequency na leader, walay. School bukol ang... Siya nagsasabi, school bukol siya eh. Kaya ano po, yung gagawin yung anibersaryo, lalo lang kayong hahanapan ng mga miyembro. Hindi nyo na-anticipate yun. The more na babalikan ninyo ang umpisa ni Brother Eli noong 1980s, the more na bibigyan nyo ng emphasis ang mga ginawa ni Brad Eli nung yung kanyang inumpisahan, lalo lang kayong paghahanapan ng mga miyembro. Lalo lang kayong lalabas na katawa-tawa. Kayong lahat na mga nandyan ngayon, magmula dyan sa bagong leader na pumalit kay Brad Eli, sa lahat ng mga ministro dyan, sa lahat ng mga manggagawa, mapapatunayan talaga yung sinabi ni Brad Eli. Ano ba kayo? Mga asong hindi makatahol. Yan na sinabi ni Brad Eli nung misang siya po'y mainis diyan sa mga ministro, kasi masyadong paimportante yung mga ministro eh. Kailangan pa bang tatawagin ko kayo isa-isa rito para kayo ay magsalita? Ano kayo? Mga asong hindi makatahol? Alam niyo po yung sinabi na yun ni Brad Eli, salita na naging sumpa sa mga ministro. Kasi ganun po ang salita na lumalabas sa bibig ng tao eh. Kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila. 18:21 ng Kawikaan. May power po sa ating bibig. Mabuti at masama. Yung sasabihin mo, yun ang mangyayari. Eh pinagsalitaan ni Brad Eli yung kanyang mga ministro na mga asong hindi makatahol eh. Kaya yun po nangyari, hindi sila makatahol ngayon. Wala pong makapagsalita, walang pwedeng mag-programa, mangaral, kagaya noong ginawa ni Brad Eli noong mga nakaraang taon. Kaya... yung anibersaryo nyo na yan, hindi magiging masaya yan. Kasi sasariwain nyo yung
nakaraan, yung sabi, humble beginnings. Eh, lalo lang mangungulila ang mga miyembro kay Brother Eli kasi makikita nila, ito palang bagong leader at lahat ng mga ministro, eh ano, mga walang natuto kay Brother Eli. Kaya nga, naalala ko yung sabi ni Mel na meron daw gusto sanang irekomenda itong kuya nila kay Brad Eli na irerekomenda ko sana na yun na lang ang gawing pangalawa ni Brad Eli at wag na ako, sabi ho nung kuya. Eh sabi na lang ni Brad Mel, ano ka ba kuya? Tigas naman ng ulo mo. Ikaw na talaga ang para dyan. Meron ka pang gustong ibang irekomenda kay Brad Eli. O kaya ang tanong ko nga kay Mel, Mel, yun bang inikwento nyo na yan na meron pang mas karapat dapat na maging pangalawa ni Brad Eli dahil yan mismo nakikita ng inyong kuya. Sino ba yon? Ha? Si Brad Danny ba yon? Ha? Sino yon? Nandyan pa ba sa inyong samahan? Ha? Kung wala na, eh, talaga nakakaawa kayo dahil yun pala ang ano eh, pupwede na maging pangalawa ni Brad Eli. Yung pala ang nakakasunod sa yapak ni Brad Eli, eh, bakit itong inyong kuya, eh, alam niya pala sa sarili niya, hindi siya pwede. Alam niya sa sarili niya, school bukol siya. Eh, bakit? Buti pa nga si Senador Bongo, eh. Ako, eh, humahanga kay Senador Bongo. Dahil nitong mga nakaraang araw, nagpaparamdam na si Senador Bongo na may balak na siyang umatras sa pagka-presidente. Ha, si Arawe, naghihintay ng sign na dapat pa bang ituloy ko ito o ako we hanggang dito na lang muna sa pagiging senador. Buti pa si Senador Bongo, aminado sa sarili niya na mukhang hindi pa ito ang aking panahon para mag-presidente, sabi ni Senador Bongo. Eh, ang inyo namang kuya, eh, alam na alam niya sa sarili niya eh. May nakita siyang kasama, tinuruan ni Brad Eli na pupwede talagang makatulong kay Brad Eli. Eh, yun nga raw ang kanyang balak, irerekomenda niya sa uncle niya yung nakita niyang may potensyal. Kaya ako yung nagtatanong, sino siya? Ha? Si Brad Danny ba yun? Kung si Brad Danny yun, ba't naman si Brad Danny ngayon eh? Mukhang ayaw niyo nang bigyan ng exposure. Ayaw nyo nang si Brad Danny ay magkaroon pa ng exposure sa mga miyembro. Pwede palang magprograma si Danny. Di hayaan niya magprograma. Eh dati naman talagang yan ay kapalitan ko nga rin si Brad Danny nung araw kay Don Manolo Pabis eh. Na naaasahan din ni Brad Ellie nung araw yan sa mga Bible exposition. Ay, hayaan niyo si Brad Danny. Kung siya talaga yung pupwede na ano, magawa yung mga gawain na naiwan ni Brad Eli. Hindi yung ganyang hanggang ngayon eh, kayo ay ine-exploit nyo pa rin yung mga videos ni Brad Eli. Pero pagka abulo yan, hindi po pwedeng yung abulo yan na yun eh, ano, hindi personal na kolektahin ng inyong bagong leader. Ha? Noong hinahanapan siya na siya mag-Bible exposition, ang alibay niya, walang order si Brad Eli. Ayoko mangahas. Kaya nga sabi ko, nung bang si Brad Eli namatay, bago ba namatay si Brad Eli, nagkausap kaya sila nung pamangkin niya na, anak, eh, mangulit ka ng abulo yan, ha? Binibigyan kita ng order. Meron bang ganon? Wala, alam ko, wala eh. Dahil biglaan ng pagkamatay ni Brad Eli, kaya nagtataka ako bakit yung abulo yan, nangungulekta ito. Saka itong bagong leader, balita ko eh, may mga nagsasabit din ng ano, yung mga suspendido, humihingi ng tawad. Binigyan ka ba ng karapatan ni Brad Eli na mag-lip ng suspension, magpatawad sa mga nasuspindi dyan? May karapatan ka bang na i-delegate ba ni Brad Eli sa'yo yung karapatan na yun? O kung na-i-delegate sa'yo yung magpatawad sa mga nasuspindi, but yung Bible exposition, hindi na-i-delegate sa'yo.
Ha? Lumalabas eh, si Brad Eli, naging bula ang propeta patuloy eh. Bakit? May sinabi si Brad Eli na naniniwala siya na bibigyan ng Diyos ng karunungan yung pamangkin niya eh. Hello? Di ba yun nasabi ni Brad Eli, naniniwala ika ako na bibigyan ng karunungan? Eh, mag-iisang taon eh, wala pa rin karunungan na ibigay. Eh, di bula ang propeta si Brad Eli lumalabas. Kasi yung sinabi niya, hindi nangyari. Hello? Deuteronomio 18:21-22. O babasahin ko po ah, naalala ko lang. Sinabi yun ni Brad Eli na, eh kasi buhay pa ako. Eh, pag wala na ika ako. Ah, edi yung karunungan ni ikang nasa akin, maibibigay sa kanya. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ng bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. O yan pa ang nangyari tuloy kay Brad Eli. Naging bula ang propeta patuloy kasi nagbitaw siya ng salita na pagkakalooban ng karunungan yung kanyang pamangkin, pagka nawala na siya yung karunungan maisasalin, eh wala hong nangyari. Ha? Yung aklat na may tatak noong araw nabuksan dahil naunawaan ni Brad Eli. Nung mamatay si Brad Eli, yung aklat sarado uli at muling natatakan. Naloko na. Ha? O, yan po yung aking ano ha, yung aking comment lang diyan sa ipinag-aanyaya na anibersaryo ng programa ha na inumpisahan ni Brother Eli. Eh sa inyong gagawin na yan, ha? Pag-aralan niyo rin yung aking sinasabi, pag-isipan niyo lalo noong bagong leader. Ha? Lalo nyo lang sasariwain ha? Si Brother Eli sa alaala ng mga miyembro. Lalo lang mangungulila ang mga miyembro dahil kayong lahat na mga naiwan, mga inutil na lahat. Dahil hindi nyo kayang maipagpatuloy ang mga naiwang gawain ni Brother Eli Soriano. Lalabas na kahiya-hiya kayong lahat at gayon din kahiya-hiya din si Brother Eli kasi bilang isang tagapagturo bigo si Brother Eli na baka pag-produce ng estudyante na ano magagawang maipagpatuloy yung kanyang mga naumpisahan. Yun lamang ang aking ano diyan aking maibibigay na komento dyan.